sa likod ng mga kontrobersiya na nagpalaki sa isyung mataray ang isang Didina Valencia. Kasi alam mo, karamihan ng artista may bipolar. Katulad nung nangyari kay Dea Salonga na inaalis yung mga fans. Sino ka naman dahil sa ibahe? Mata sa mata, sa lahat ng mga pelikulang ginawa po ninyo, lagi pong kalahati ang inyong pinakikitang mukha. Ano po ang itinatago ninyo? Marami ang nagtatanong, marami ang nagtataka. At sinasabi, bulag ba si Didina Valencia? Itinatago ba niya ang kanyang mga mata? Pinukpok ni Didina Valencia ang dating manager na si Ray de la Cruz. Ayokong may naaapi. Hindi ako mang-aapi. Kaya huwag kang mang-aapi. Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio. Ito ang Tundo. Inirerespeto, iginagalang, ilang dekada na sa showbiz, pero ang pagmamahal, ang respeto, buong buo. Please welcome na, pakapalad ko po ngayon dahil sa kauna-unang pagkakataon ay makakasama at makakachika ko ang nag-iisang Didina Valencia! Hello po. Kumusta na po kayo? Mabuti naman. Okay naman ako. Masaya dahil sa nag-iisang Diyos sa pinagpapala ako at ang aking mga anak. Ano po yung mga pinagkakaabalaan po ninyo ngayon? Ngayon, busy ako sa apo ko. May apo ko na pagaganda. Star material dahil lola ko, no? Gusto niya mag-artista. So, isinasali ko muna siya mag-model-model para mahasa siya lumakad, makipag-usap sa tao. Dahil hindi pala ngiti itong apo ko, kailangan ngiti siya. Gusto niya. So, sabi ko siguro sa apat na apo kong puro babae, no, may dalawang lalaki. Siya talaga ang nahihilig na pupalaot. Sa makabagong panahon, sa mga kabataan na sumisibol, marami ang nagtatanong, sino si Didina Valencia? At this time, atin pong ihimay-himayin, atin pong aalamin, at muli tayong magbabalik tanaw. Sino nga ba si Didina Valencia in showbiz at particular na rin sa likod ng camera? Madam, ayun. Ano na po yung mga nagawa po ninyo mga pelikula? Dami kong iisa-isahin natin. Basta ang unang-una ko, pareho ko si Jess Lapid, Erap, yung Stowaway, Fernando Paul, Dolphy, halos lahat sila. Paano pong hindi nyo makakapareha dahil noong mga panahon na yon, kayo po ang isa sa pinakamasikat, pinakakilala in showbiz. Pero bago naging sikat ang isang Didina Valencia, sino nga ba siya? Paano po nag-start ang inyong showbiz career? Pinsan ko si Ana Ledesma. So, meron na akong picture sa kanya na ipakita niya kay Bert La Portesa. Si Tito Bert La Portesa ang nakadiscover sa akin. Pinuntahan ako sa Cavite City. Tapos, dinala kay Tony Laksa. Sabi ng mother ko, pupunta rito si Bert La Portesa. Sa talent scout ng malaking production sa Manila, gustong ipakilala ka sa isang producer. Kukunin akong artista. Pangarap ko yun. Talagang nagde-daydreaming ako. Ang mata ko talagang umiikot sa pangarap. Pero sabi ko, sige na, isasama ako. Pero ibili mo muna ako ng sapatos na maganda. 17 years old ako. Sabi ko, doon ako bibili sa Quiapo, sa Carriedo. Sikat na sikat ang Carriedo noon. Naalala ko yun. Tapos sabi ko, ipagawa niyo ako ng damit. Sabi niya, ang dami mo namang hiling. Mahirap lang kami. Pero yung hirap namin, hindi naman yung hirap na sumasala. Kasi ang lolo ko is US Navy. Kaya kami, from Abukay Bataan, nag-migrate kami sa Cavite City. Doon ako nagdalaga, binuntahan ako ni Bert Leroy. Nakita pa niya yung picture ko sa isang studio sa Cavite City na yung picture ko ang naka, yung as a model. Sabi, sino ba to? Ang tunay kong pangalan, Josephine Connie Fuller. Ang tatay ko is isang German Irish. Ang mother ko naman, Valencia talaga sa ang apelido niya. Dahil ang lolo ko, half Spanish. So, ang dugo ko halo-halo para akong tinubuan. Ayun, so nakita ko ni Atty. Laksa. Inilabas na nga ako, una sa yung Basag Ulero ni Erap. Yan ang unang pelikula ninyo. Oo. Yung one day, naging 3 days, magaling talaga ako magsayaw. Mm-hmm. Tapos nun, ayun na, yung gardong kila, sunod-sunod na. And I didn't even realize na si Didina ay lumaki ng ganun kalaki. Hindi ko na-realize yun till late na ng buhay ko, ha? Yung nakikita ko yung mga lumang album,
mga nagsasabi, oy, pinanood kita. Eh ngayon eh, lalapit, ay, paborito kayo ng nanay ko. Hindi yung paborito ko kayo, kundi paborito kayo ng nanay ko. Nanay na, lola na, gano'n. Yun, nakaraan ng isang divina na nakakatuwa. Once upon a time, sumabay din ako kila Susan, kila Amalia. Sumabay din ako sa takbo ng karir nila. Naging mga kaibigan ko pa sila. Sa Sampaguita picture, alam ko hindi lahat kinukuha. Ang unang kinuha nila noon si Nida Blanca, ni Dr. Perez, pagkatapos si Charito Solis, tapos ako na nga. So, nakagawa ako sa Sampaguita ng mga 4-5 pictures. Masarap. Kung babalikan mo, masarap. Kung ilang dekadang itinago, ano nga ba ang katotohanan? Ano nga ba ang kwento? Bakit sa tuwing gagawa siya ng pelikula, kalahating mukha lang ang ipinakikita? Sa kauna-unahang pagkakataon, kung ilang dekada nang nakakalipas, bubuksan natin, aalamin natin ang tunay na kwento at ating ipakikita ang resibo. Madam, sa lahat ng mga pelikulang ginawa po ninyo, lagi pong kalahati ang pinakikitang mukha. Ano po ang itinatago ninyo? Yung one side na buhok, isang gimmick din yon, at meron akong birthmark. Maliit pa ako, para siyang ubas na kung minsan para siyang ulo ng sisiu ng balot dahil doon daw ako pinaglihi ng nanay ko. Pumunta ako ng America 1970. Pina-open ako doon, sumunod 1972. Tapos nung 1985, dito na ginawa. Ang ganda-ganda ng pagkagawa niya. Ngayon, habang tumatanda ako, nagkakaedad, lumalabas lahat kasi it's all veins. Si Manjoma yan, hanggang dito yan. Oo, lahat veins. Eh ngayon, habang tumatagal, nagiging maitim siya, lumalabas yung mga ugat na dati wala flat na flat, ni walang peklat. So, ano siya? Birthmark. So, nung inyong pong kapanahunan, nung kayo po ay gumagawa ng pelikula, lagi pong one-sided ang inyong buhok. Marami ang nagtatanong, marami ang nagtataka. At sinasabi, bulag ba si Divina Valencia? Itinatago ba niya ang kanyang mga mata? At sa kauna-una ang pagkakataon, inilabas po namin. Madam, bakit napapayag ko po kayong ilabas po natin ang tunay na kwento kung bakit kayo po ay... Yun ang katotohanan eh, di ba? Para rin yung mga nanonood na nagtataka, ano to? Eh malaman nila na ayun, isa itong birthmark na puro veins, puro ugat yan. At nung nasa Amerika ako, nagsi-shopping kami, may nakita akong Amerikanang babae, tinutulak yung anak niya, exacto what I had. Parehong-pareho, bata, baby boy. Sabi ko, oh, parehong-pareho nung birthmark ko. So para alam nila, ayan ho, yan. Pero maganda pa rin naman ako. Naman! Naman! No! Pero dyan po kayo nakilala. What? Ano po to? Iniiwasan po ninyo? Wala pong naglalakas ng loob na magtanong na reporter kung ano ang meron sa mukha na itinatago? Siguro, hindi nila matanong. Baka nahihiya sila or what o ano. Pero it's about time na malaman ng mga tao. Ilang dekada na po kayo in showbiz? I started 1964, 57 years. Ako po ay bahagi ng aking kabataan. Ipagpaumanhin po ninyo. May kakantahin lang po ako. Divina Valencia, Estela Suarez, nagbo-Bornes. Yan po ay bahagi ng aking kabataan na hindi ko man siya akalain ng itong sinasabing Divina Valencia, nagbo-Bornes. Eh, kaharap ko po ngayon. Ano po ang dating po ng pagbo-Bornes nung panahon po ninyo? Kasi ano, kanta lang yon. Hindi naman ako nagbo-Bornes noon eh. Hanggang bikini lang ako, facing seat. Ano ako, serious actress na drama na ako, comedy, action ako. Kumbaga lahat nagawa ko bilang artista. Noong mga panahong nauso yung kantang yon, balikan natin ang nakaraan. Ano ang reaction po ninyo kapag naririnig nyo yung mga bata na kumakanta ng gano'n? Natatandaan ko, nag-shooting kami sa Laguna. Bumibili kami ng mga duhat-duhat noon. At yung mga bata kumakanta, umiyak ako. Sabi ni Jess Lapin, pero pa umiyak. Ha, bata nga kumakanta, di Bina Malaysia. Bulis na. Bakit kayo iiyak una ka sa baby? Oo, napipikon ako, pero kaiiyak ka mapipikon eh. Natatandaan nila yung kantang yon at sa'yo, inihahambing, hayaan mo lang yung kantang yon. Pero hindi nyo ba alam noong mga panahon na yun na sikat na sikat kayo? Hindi eh, hindi pumasok sa isip ko yon. Lately, na si Divina pala, lumaki ng gano'n. Walang yabang, walang etos. Marami nagsabi na kami nila, Amalia, Susan, kami magkaka-level. Salamat sa Diyos, narating ko yung mga bagay na narating nila. Meron pa tayong isang bubuksan sa buhay ng isang Divina Valencia. Ano nga ba ang isang kwento na masasabing pinagsisihan niya? Madam, question. May kwento ba kayong napagsisihan ninyo na nangyari sa inyo in showbiz? May mga pangyayari bang iniyakan ninyo ang dahil hindi nyo kinaya?
meron. Alam mo, ang mga karamihan ng artista, may bipolar. I won't name names. Ako bipolar. Anak ko si Grande bipolar. Iba-ibang degree nga lang. Ako, anger. Nagpapanik at ako. Nagagalit ako. Dahil ang tinatamaan ng bipolar, mga artists, manunula, mga artista, mga painter, extreme ang karunungan nila sa art. So, yun ang mga meron. Ako meron. Pag halimbawa, sa shooting, hindi ko gusto yung pagkain. Agad, ay, tatapok ko na. Magagalit ako. Mali. Ngayon, eto, ini-interview mo si Divina. Pagkawala na itong mga ilaw na to, hindi na ako si Divina. Ako na si Mamang. Ngayon, si Mamang, di kakain. O, ayoko nito. Bakit ba ang tigas ang ulo mo, Lin? Eh, ayoko nga nitong ulam na to. Eh, hindi makikinig si Lin. So, may tendency, itatapong ko yung pagkain na yun sa bugnot, sa Ines. Ganun din, magbabasa ka ng script. Ang hirap-hirap sa artista, umiyak. Kasi ang puhunan ng isang artista, ang puso niya. Lahat po ng artist, ang puhunan ng puso niya. Isipin ninyo, iiyak kayo, walang dahilan. Hindi ho totoo yung, dadamdamin ko na yung pinakamalungkot sa buhay ko, na doon ako iiyak. Hindi ho totoo yun. Para sa akin, hindi ho totoo yun. Damdamin mo kung ano yung role mo at doon mo iiyak. Ngayon, ang pinakamahirap naman sa akin, tumawa, malakak. Hirap na hirap po ako doon. Wala namang nakakatawa. Kaya ang artista dapat inuunawa, katulad nung may I say, yung nangyari kay Lea Salonga na sinaalis yung mga fans na hindi naman niya alam, pumunta sa room niya, nagpapahinga siya at nagalit yung mga fans. Sino ka naman dahil? Para kang pumasok sa bahay ko na walang paalam. Eh kung may aso ako doon, makakagat kita. At bakit ka magagalit? Eh room niya yun. Yung particular time na room niya yun, doon siya magpapahinga, doon siya magme-makeup. Eh sino kayong basa na lang papasok? Diba? Maraming nagagalit, hindi mga nakakaintindi yun. Akala nila dahil como artista, eh lahat na lang ng gusto nilang gawin, puro ting ka, durang ka sa mukha o ano yun ka. Eh pwede na? No. Artista ako, di pinanonood mo ako. Pero sa oras na ako nasa kwarto ko, hindi ako artista. Ako ay kung sino ako. Bilang isang bipolar, umiinom po ba kayo ng kamot? May gamot ako. Maintenance na yan? Maintenance ko yan. Kasi ayoko nang abutin pa ng biglang naiinis. Kaya maintenance ko na yun. Okay na yun sa akin. Napakabait ko. Hindi ako sinusumpong. Pero minsan din may pipitik at pipitik ako. Hindi maganda yung nangyayari sa harapan mo. Si Divina Valencia ay hindi lumaking may gintong kutsara sa bibig. Hindi siya pinanganak sa isang napakagarbong tahanan. Simpleng babae. Simpleng anak. Alam ba ninyo na si Divina Valencia ay naging isang breadwinner ng pamilya? Balikan natin yung kwento yun. Oo, mahirap lang kami. Sa Cavite City kami nakatira. Mahirap lang kami. Natatanda ako. Natutulog kami. Isang balik na ganun. Mahabang kulambo. Dikit-dikit kami doon. Wala kaming kama. Wala. Basta balik yun. Tsaka unan. Ang katabi ko nanay ko. Hanggang nangangarap ako na mag-artista. Hindi pa ako nakikita ni Bert La Portesa. Tapos nung kinuha na ako, nadala ako sa Tagalog ilang-ilang, lilipat na kami ng Maynila. So nakakita kami ng apartment sa Makati. So may apartment doon na pag bumabaha, eh hanggang tuhod ng tubig. Sabi ko sa nanay ko, bibili kita ng kama, bibili kita ng frigider, sabi ko sa kanya. Kaya yes, naging breadwinner ako dahil yung kapatid kong lalaki, Kuya Efren, kailangan niya ng puhunan. Pero nandun pa rin na tutulog ka sa kapatid hanggang nawala sila. Hindi ko maialis hanggang ngayon naman ako siguro sa aking ina na tumulong. Bukas parati ang puso ko sa pagtulong. Kailan lamang gusto ko nang i-share sa inyo. Hindi ito kaya baka kundi sinasabi ko sa inyo, ito ang puso ko. May bata, bumibili kami ng McDonald's. Doon sa sulok, may bata siguro mga 13, 14 years old. Payat-payat siya mamugla. Nakatingin. Hindi pa siya nangihingi ng pera. Tinitingnan ko siya. Talagang parang sinusuntok ang dibdib ko. Naiiyak ako. Sabi ko, pay me 100. 100 lang ho ang kaya ko. Kung meron ako 1,000 that time, yung 1,000 hihingin ko at ibibigay ko doon sa bata. Awang-awang-awang-awa ako. Hindi ko malaman, may puso ko ako ganun. Kahit susubo ko na lamang, tutulungan ko. Walang pagyayabang. Kasi ibinabalik ng Diyos. Nasa edad 76 na. Pero hindi ko naramdaman na maghirap na mahirap talaga. Parating nandiyan ang Panginoon para mag-provide ng kailangan namin. Ang mga anak ko, lahat silang 5 na sa mga ayos ang buhay nila. Lahat yan, hiniling mo at ginabayan ka ng Panginoon dahil kailanman hindi ako naging madami. Sino mag-aakala ng isang Divina Valencia na iniisip ng marami, mataray, maldita, kalaban, salbahe, ay isang taong may malambot na puso sa likod ng mga kontrobersiya na nagpalaki sa isyung mataray ang isang Divina Valencia. Ito ay yung kwento ng nakaraan na kung saan nagkaroon ng pukpukan ng microphone.
pinukpok ni Divina Valencia ang dating manager na yumauna ngayon na si Ray De La Cruz. Sandali lang. Eto hi to walang karapatan. You're not building a star, you're building a bomba. Bomba star for Betamax, my goodness. And don't question my credibility being an actress. Saan ka ba nang galing? Sandali, no? Sandali lang. Kwento. Sa sitwasyon na nangyari sa inyo dati, ay pagpapatunay at resibo na kayo ay maldita, palaban, matigas. Anong nararamdaman po niyo? Sa totoo, may pagkamaldita ako. Sa totoo, suplada ako. Sa totoo, madali akong magalit. Pero sa mga naging alaga ni Ray De La Cruz, naaawa ako. May isang nangyari kay Katrina Halili. Katira pa ako sa Amerika tungkol doon sa idol ko. So alam mo ba, at that time, gusto kong umuwi. Gusto kong hanapin si Katrina. She doesn't know me. And hindi pa ko kami nakikita na personal. Pero ito totoo, iha. That time, gusto kong umuwi ng Pilipinas para hanapin siya. Ihapin, awang-awa ako sa kanya. Dahil umibig siya, nagkagusto siya, binaboy siya. Yung mga alaga ni Ray De La Cruz na yun na bata pa, dinadala na niya sa kamunduhan. Naaawa ako sa ganoon. Bakit po? Hindi ko alam, pero ang puso ko durog-duro pag nakikita ko sila. Gusto kong yakapin. Sige anak, halika umiyak ka, mag-iyakan tayong dalawa. Isang direktang tanong. Nung panahon po ba na kayo po ay nagpapasexy? Nung mga panahong kayo po ay larawan ng isang babaeng sexy na pinagnanasaan ng maraming kalalakihan, naabuso po ba kayo? Hindi. Puso ko yun ang sasabi sa akin. Ewan ko kung bakit. Siguro dahil isang bagay, lumaki akong walang ama. Hindi ko nakita ang tatay ko. Ang sabi ng nanay ko, namatay. Pero may ninang ako, ninang sabi niya. Tinatanong ko siya, asahan noon tatay ko? Sabi ng nanay ko patay na hindi. Umuwi sa Amerika ang tatay ko. Hindi ko na siya nakita, hindi ko na siya nalaman kung buhay pa siya, o may anak siya, o may kapatid ako, kung nasaan siya. Hindi ko na alam. Basta pag nakakakita ko ng mami, tatay, alam mo ang puso ko nakatingin ako, ingit na ingit ako. Na sana nagkaroon din ako ng tatay na mayayakap ko na, daddy, yakapin mo naman ako dahil namimiss kita. Wala akong ganun. Siguro isa yun sa nagpalambot ng puso ko. Isa yun sa nagpalambot ng damdamin ko. Yung pagiging wala akong ama. May emptiness. Yes, empty and longing. Hanggang ngayon ba nararamdaman? Nararamdaman. May eksena sa Amerika, nakita na ni Marisa Delgado ang daddy niya sa California. So Pasko yun, pinuntahan ko si Marisa. Tapos ang laki-laking tao ng tatay ni Marisa, kamukha-kamukha niya. Si Mr. Boyle, naglalapit si Marisa. Papa, gano'n. Tapos sabi ko, Mr. Boyle, can I hug you? Because I grew up without a father. Oh sure, honey. Come on, hug me. Sabi niya noon. So yun, noon lang ako nakayakap ng tatay. Ay, alam mo man yun, alam mo na. Bakit? Malambot ang puso. Bakit? Kulang ka sa pagmamahal ng tatay. Kulang talaga. Hindi lang tatay. Kaya ako, sa mga anak ko, in as much as I can, very vocal kami ng I love you. I love you, ma. I love you, son. I love you, Rev. Virgil, I love you. Edwards, I love you. Maligris, I love you. Chola, I love you. Ganon. Outspoken ako sa kanila ng ganon. Wala yun, namatay mga tatay. Dalawang beses yun. Kay Villera, tsaka kay Labaw. So, patay mga tatay. So, lumaking walang tatay. In his behalf, gusto kong ma-extend sa mga anak ko yun na ako ang nanay at ako ang tatay. Nang dahil wala kang tatay, kaya ka siguro maldita. Kaya ka siguro palaban. Ano? Kasi, ayokong may naaapi. Hindi ako mang-aapi. Kaya huwag kang mang-aapi. I can be as tame as the lamb. Pero huwag kang pumorma na talagang gusto mong mang-aapi. Gusto mo akong tapakan. Para kung langgang, pinatapakan mo, ginaganon mo ako. Dinudurog mo ako ng paa mo. Pero dahil, pag nakalabas ko ganon, yung liit ng langgam na yung kakagating ka. Kahit kagat man lang, magandihan kita. Yes! Pero, kukurot po tayo sa kwento ng pag-ibig. Kahit konti lang. Question, paano nag-start at paano nagwakas yung relationship ninyo ni Bernard? May pakana niyan, si Amalia Puente. So, may boyfriend ako that time, ng showbiz. Nire-reto-reto si Bernard. Si Bernard, magaling manligaw, gabiro-biro, hanggang dahil malambing. Malambing. Boyfriend ko naman, pag magpapadala ng sulat, iiwanan sa guard. Ang guard naman, ibibigay sa nanay ko. So, hindi ako away kami ng away ng mother ko. Ano kasi, old school na nanay eh. Hindi pwede yung may boyfriend. Naglayas ako sa amin. Nakita ko ni Bernard. Oh, hinahanap ka. Kaya ako nang umuli sa amin. Sabi ko, gusto mo ba ako talaga? Oo. Napakasalan mo ako. Dinala
naniniwala ako sa Cardona rin sa at so ibig sabihin, ikaw ang nagyaya. Ikaw ang nagyaya. Tapos yun na, kaanak kami. Manapin siya, pero hindi ko kaya ang pabubugbog niya. Mga init ng ulo niya na halos mamatay ako. I left him when Marie Grace was 2 years old. Randre was 8 months old. During the 70s, natulo kami ng America. That's the end of our story. But later on, give me more time and we will talk about it. Pero ang hirap nung sinasaktan ka. Sinasaktan ako. Paano mo na kayana? Yun din ang hindi ko alam. Pero kasal ba kayo? Oo. Hmm. Pero meron siyang unang pamilya. Ang dami niyang anak. Kaloka, di ba? Ikaw, after Bernard, hindi ka na nag-asawa. Meron akong anak, tatlo, yun nga. Papatay na rin, wag na rin natin katin. So may tatlo kaming anak din sa huli. Ah, tapos nag-remarried ako kay Delphine Pisada, wala kaming anak. Namatay siya 9 years ago. Ma, salik mo ulit. Kaya tatlong beses sabi ng mga bakla sa shooting, Mother, wag ka na mag-aasawa, baka pang-apat na yan, ano, tumigil ka. So ibig sabihin, tatlo dead. Tatlo ang minahal niya, tatlo yung ginawa niya, tatlo ang namatay, pang-apat. Sabi ng mga bakla, pag na mother, tama na yan. Eh paano kung gusto kong paro? Naku, mamamatay yun eh! Nauuwa ko dito sa kwentuhan na ito, ang saya-saya. But anyway, sa totoo lang, bilang isang magulang, sino nga ba ang isang Divina Valencia? Paano nga ba niya pinalaki ang kanyang mga anak? At ano ang kanyang pinagdaanan bilang isang single mother? Si Drandrev nag-aral sa Lasalle mula prep hanggang high school. Nung pagka-college na, ninong niya si Fernando po, sabi niya, inag-aral siya ni Fernando po sa Amerika. Doon siya nag-aral niya ng pagiging artist niya. Nag-aral din siya sa UP. Ayun, artist siya ngayon. Si Marie Chris nag-aral sa St. Paul College. Pagkatapos, pinapunta ko na ng Amerika. Doon na siya nagpapatuloy. Pero hindi na nag-aalit si Marie Chris. Maayos ang buhay. Asawa niya, US Navy. Mabait na ama. Si Drandre, medyo naging pasalimuot ang naging buhay. So, ayaw na niya mag-artista. Gusto niya, as artist, meron siyang art exhibit sa August 6. Inipita ko kayo sa UP, Bahay Alumni, UP Diliman, August 7 kasi birthday niya. Maayos naman ang buhay niya, ang asawa niya, Balen de la Riva, pamangkin ni Marian de la Riva, apo ni Margie de la Riva, yung pagmamahal niya. Kay Rep, napakino si Rep. Ayon, si Virgil, anak ko na nakamana ng pagkalahing German-Irish ko. Siya yung Amerikanong-Amerikano. Maayos naman, maayos ang buhay niya. Ang asawa naman niya, si Doktora Nina. O bigay niya yung asawa niya. Si Patrice, yung babae ko, ang napangasawa niya, Pilipino, tubong Talisay, Batangas. Si Patrice, nagtatrabaho siya sa gobyerno ng Amerika. Maayos ang buhay nila, priority nila ang Diyos, asawa at ang anak nila. Lahat sila ganun. May unso ako, ADHD naman siya, nasa California, pero ayaw ipauwi ng mga kapatid kasi dito, anong gagawin niya dito? Eh doon eh, alaga siya ng gobyerno, binibigyan siya ng pera, lahat ibibigay ng gobyerno sa mga ganung temang isip ng bata. Lahat sila maayos ang buhay. Yan lang, pasasalamat ko na sa Panginoon. Wala akong anak na pinutong. Lahat sila kumakain sa oras. And I'm proud na kasama ko ang Diyos na palaki ko sila ng maayos. Mata sa mata, tititigan kita. Ano para sa iyo ang isang kahulugan ng ina? Sa ina, ang buhay niya, mga anak niya. Sa ina, makikita kung sino ang ina sa mga anak niya, kung ano ang gawin nila. Para sa inyo, ano ang sakripisyo? Walang hanggang pagmamahal. Kasi ang pagmamahal, mahal tayo ng Diyos. Isang bilog na bilog yan. Sabihin mong maliit, pero punong-puno ng pagmamahal tayo. Hindi mo mayaahon ng isang palad lamang dahil sa bigat, kahit ang liit, mabigat. Kasi nga, puro puso, puro pagmamahal ang nandoon sa loob mo. Ganon ako magmahal. Ano ang galit? Malawak ang galit. Pero kung may galit na dapat isa-isang tabi, may galit na pagpapatawad, ginagawa ko. May galit na hanggang ngayon, hindi ko mapatawad, hindi ko mayayos. Kasi yung galit na yun, sinabi yung pagmamahalin, kung ano siya minahal ko, ano meron ganon. Ano ang kakulangan? Hanggang ngayon, may isang tao hindi ko mapatawad. Yun ang kailangan ay pinagdadasal ko. Sinasabi ko sa mga anak ko, ipagdasal niyo ko kasi hindi ko mapatawad. May pamangkin ako, anak ng kapatid ko, Jose ang pangalan, hindi ko mapatawad. Salbahe, pinakop, pinalaki, lahat ibinigay mo, nakarating, nasaan siya sa buhay ngayon. Salbahe, sinabi ko ng pangalan, hindi ko siya mapatawad.
Ano naman sa inyo ang salitang pagsisisi? Nakagawa ako ng malo sa iyo. Nakagawa ako ng hindi ka nais-nais. Hindi matatapos ang araw, magsusorry ako sa iyo. Then nagsisisi ako. Nakita ko naman. Sa kabuuan ng isang Divina Valencia, sino po ba kayo? Si Divina Valencia, isang naging artista na gusto pa rin gumanam, yan ang pagkakataon. Si Divina na tao rin, nagkaroon ng pagkakamali, naging makasalanan. Pero yung mga kasalanan na yun, nahihingi na niya ng tawad sa Panginoon. At kung kanino nararapat, hihingi niya ng tawad. Si Divina na mapagmahal, hindi nang malaki ang puso, maawain. Halika, bigyan mo ko ng pagkakataon na pinunan kita. Kasi marami akong pagmamahal sa puso. Mahal na mahal ko si Maritza Delgado, si Lydia Sanchez, dahil napakabuti nilang mga tao. Nagtagpo na yung mga bituka namin. Lahat tayo ay nagkakaroon ng kasalanan. Kung babalikan at bibigyan kayo ng pagkakataon na balikan ang isa sa palagay ninyo naging kasalanan ninyo, ano po iyon at gusto niyong ayusin sa iyo? Palagay ko na ayos ko niyo. Yung pagiging bata kong ina, masyadong mahigpit, na akala ko bilang bata that time, tama yung mga ginagawa ko, napapalo ko, hindi ko na ipakitang kaya ko ginagawa yun dahil mahal kita, ayaw kang magkamali. Yun, pero naituwid ko na yun. Sa paanong pagkakamali? Maliit na kasalanan, kumo bata, tinitake ko na malaking kasalanan, napapalo ko. Alam mo naman ang bunga nga, pag nagagalit ka, lahat ang masasama, lalabas. Yung mga ganun, nasaktan ko masyado yung dalawa kong anak. At pinagsisihan niyo, paano paraan po ninyo na pagsisihan? Ako, humingi ako paulit-ulit ng tawad. Mula sa iyo, Marie Chris, Rep, Virgil, Patrice. Bakit dumating ang realization? Nararapat na ang dumating kasi may edad na ako. Nag-iisa na lang ako sa buhay. Dumating siya, pag nag-iisa ka kasi maraming mga sasabat-sasabat sa utak mo niyan eh. Maraming makikialam yung masasaya. Bakit ka naging masaya? Bakit ka naman naging malungkot? Bakit ka nagalit? O paano ka humingi ng tawad? O talaga, ganun ba yun? Ay hindi, mali yun eh. Nararanasan mo lahat. Kinakausap mo ang sarili mo. At malagi ko, kung mumakadyos ako, ipinararating sa akin ng Holy Spirit yung mga lalo. Kung hindi niya ako mahalin sa dami ng pinagdaanan ko, makawala ng Divina Valencia. Parating nandiyan ng Panginoon. Parating sa pagkakadapa ko, niyayakap niya ako, kinukuha niya ako ng at itinatayo niya ako dahan-dahan. Tumayo pa niya. Sa ating mga sarili, nagkakaroon din tayo ng kasalanan. Alam natin yan. Sinubukan mo na rin ba humingi na kapatawaran sa sarili? Minsan lamang, kasi parating humingi ko ng kapatawaran sa Panginoon. Minsan ko lang sinabi, pinapatawad ko sa sarili. Para sa akin, nagkasala ako, pero kailangan ko pa rin ang tulong ng Diyos. Para talagang mula dulo ng buhok ko hanggang dulo ng kukos sa paa, pinatawad niya. Doon pa lang ako nalitaya. Sa huling pagkakataon, last question, ano ang pagpapatawad? Pagpapatawad, yun nga, may isang tao na hindi ko mapatawad. Paano? Pero dadating tayo doon na i-honor ni Lord, mapatawad yung anak ng kapatid kong yun. Yung mayakap ko siya muli, na, o sige, kalimutan natin. Kasi tao lang tayo, nagkakagalit tayo, pero may Diyos na itinuro sa atin at binigay sa puso natin na magpatawad. Sa pagkakataong ito, nakilala natin, nasaksihan natin, narinig natin ang isang Divina Valencia. Thank you so much po, Madam. Thank you. May gusto po ba kayong sabihin sa ating mga viewers? Maging makayos tayo. Ano mang sigalot sa buhay, ano mang pangangailangan. Bago pumunta sa kaibigan, bago tumawag sa kapwa-tao, tawagan natin ang Diyos. Muli, ako po si Morley Alinyo na nagsasabing kapag nabuhay ka sa tundo, mabubuhay ka saan man panig ng mundo. Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinyo, ito ang Tundo.